Samantala, ginunita sa Pangasinan ang 79th anniversary ng Gulf Landings ni General Douglas MacArthur. Tunghayan sa report ni Russell Simorio. Ipinasilip ng Veterans Federation of the Philippines ang mga kuhang larawan ng pagdating ni General Douglas MacArthur sa Dagupan City noong January 9, 1945. Ito raw ang mga patunay na sa Dagupan City unang umapak si General Douglas MacArthur nang dumaong ito sa Lingayen Gulf. Yung tayo ay pinakawalan sa kamay ng mga malupit na Hapones at tayo ay binigyan ng kalayaan. Sa 79th na anibersaryo ng General Douglas MacArthur landing, nagsagawa ng wreath-laying ceremony sa MacArthur Park sa Barangay Bunuan, Gisset. Isinadula rin ang pagdating ni General MacArthur sa lungsod para pangunahan ng Luzon Battle kontra sa Japanese forces noong World War II. Siyempre, noong una kinakabahan ako pero masaya kasi parang part siya ng history. Ayon sa isang historian, mahigit isang buwan na natili si General MacArthur sa lungsod para sa Luzon Battle. Ginamit niya ang Gabaldon Building ng lungsod bilang headquarters. Siya rin ang tumanggap nung nag-accept ng yung surrender ng the Japanese forces sa Pilipinas. Kailangan natin magunita na ang kahalagaan ng freedom para sa ating bansa. Ang gagawin ho natin, yung parang landing niya talaga kasi we have the picture of his landing. Kaya maganda yan ang gagawin natin. Binigyang pugay rin ng provincial government sa pamamagitan ng wreath-laying ceremony ang 79th Lingayen Gulf landing ni General Douglas MacArthur. Lumahok sa programa ang mga war veteran mula sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Malaki umano ang papel na ginampanan ni General MacArthur para makalaya ang bansa laban sa mga Hapon. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon.